Bawat isa may isang taong itinadhana na makilala at mahalin, katulad din na Richard Poon at Maricar Reyes, na natagpuan ang isa't isa ang kanilang pag-iibigan na uwi sa kasalan. Ang real-life tambalan ni na Mr. and Mrs. Poon after their honeymoon, certified first-time SIR pagmamahal. Bago kapwa maging bahagi ng showbiz, ordinaryo at maituturing na pribado ang pamumuhay ni na Richard at Maricar with their respective families. Tubong Cagayan de Oro ang mga magulang ni Maricar at bunso ito sa tatlong magkakapatid. Okay, I have two kuyas. So mahirap ba yun? At that time, lalo na nung medyo, nagti-teenagers na, iba na yung world nila eh. Tapos ang dami kong friends na may mga ate. So I kind of wish na sana ako rin may ate. Pero yun, fun pa rin kasi parang lagi may bodyguard. Lahing Taiwanese naman ang mga magulang ni Richard. Namuhay ang pamilya sa Maynila dahil sa kanilang negosyo. I grew up in Malate. Yung apartment namin noon, 7 floors, mga kalaro ko may Espanyol, may Amerikanong blonde, mayroon batang kalye. Kapaglaro ng patintero, maagawan base, mga naglaro ng basketball doon kalaban yung mga guard sa kapitbahay. Before kayo nagkakilala, sino si Richard at sino si Maricar? Nagkatrabaho sa restaurant ng dad ko, nagluluto ko roon for a few years. Bago magkakilala si Maricar ay fresh grad from med. And then, trying to find a job. Bukod sa pagiging doktor, part-time din ni Maricar noon ang pagiging model. At mula sa modeling, napasok nito ang showbiz. Nag-work ako parang siyang small clinic. Okay. And then, at the same time, yung manager ko sa modeling, tinawagan agad ni Mr. M. Okay. I think they scout kasi sa commercials. Right. Pinatawag niya ako, pinapunta niya ako. If you're interested, I want you to go to ASAP tomorrow. And then, if you're not, then it's okay. Again. Habang natatrabaho naman si Richard sa restaurant, nahilig din siya sa pagkanta. Yung manager ko si Eric, pinresent niya yung parang big Michael Bublé sound ko kay Sir Deo. Si Sir Deo that time, hawak niya yung ASAP. So sabi niya, Eric, okay to, parang gano'n. Ilo-launch ko tong artist mo. After Bossa Nova, baka ito na yung next music. Diretso na. And then a year after, binuo nila yung sessionistas. Naging in-demand big band crooner ng bansa si Richard, habang si Maricar naging bahagi ng mga pelikula at serye sa Kapamilya Network. Isa na rito ang Betty La Fea. Sino mag-aakala na ang serye na ito ni Maricar magiging daan upang mapansin siya ni Richard? I saw her sa Betty La Fea from afar eh. I don't know kung nasaan ako doon sa TV. Nung nakita ko yung Betty La Fea, fresh face sa akin eh. Nung nakita ko siya, sabi ko, uy, parang Chinese superstar, parang gano'n. And then, nung nagtatagalog, sabi ko, Tagalog. Then I think na-pick up ng manager ko, nalaman niya na, uy, crush pala ni Richard to. So, kinausap ngayon ng manager ko ang Star Magic to get her for the video. Mula sa shoot ng music video, naging malapit ang dalawa, naging magkaibigan hanggang sa tila unti-unti na silang nahulog sa isa't isa. Ano yung pagkakaiba ni Richard sa ibang lalaki? The way he talks. You very organized yung utak niya. He has this talent of kahit 5 minutes lang kayong mag-uusap, parang alalim na nung pinag-uusapan yun. Oh, paano mo na-realize na parang, ay, she's really the one? Siya na talaga yung gusto kong pakasalan. Ako mismo, naguguluhan ako. Okay. Na in the past, minsan may relationship ka. May makita kang ibang girl, parang, okay yun ah. Ngayon, iba. Parang, oo, maganda yung isang girl, pero yung heart mo parang nasa kanya eh. O ikaw naman, kailan mo na na-realize na, ay, siya na. Gusto ko na siyang pakasalan. And I always thought na siya yung pinaka-gusto mong kausap. Ever since. Na-miss ko tuloy si honey ko. Okay, Diyos ko, parang gusto ko, tatay, punta ka dito! To be one with you comes from God. I love you truly from the bottom of my chinito heart. So sino naman ang nag-decide? Nag-honeymoon kayo sa Taiwan? Ako. Why there? Meron akong familiarity dun sa lugar. Pero ang isang gusto kong iparandam sa kanya na for her as an actress, nung 7 days namin, sinabihan niya ako while walking dun sa gitna ng street. Sabi niya, han, ang sarap dito na nobody, wala nakakakilala sa akin. Wanted her to experience that. Yung makapag night market, makastroll sa road na walang, uy, you're somebody. Parang normal siyang tao sa Taiwan. Sa SM, diba? Sa MRT. Kasi dati, nung nag-aaral pa ako, MRT girl talaga ako. I love MRT. Palita ko, ikaw yung nagluluto, ikaw nag-aaral ka magluto sa kanya? Tama ba? Chop. So you don't know how to cook? O hindi lang kasing galing niya? I can't, yes. Hindi kasing galing niya.
It's very open naman na parang, Han, pwede bang turuan mo ako kahit na once a week, one dish lang? Sabi ko, sige. So, panagluluto ako sa bahay, or ano, sabihin niya, oh, what can I help you with? Sabi ko, ito, yung ano, garlic. Tapos yung sibuyas minsan, alam ko, nakakaiyak, di ba? Ilalayo ko sa kanya. Sa siya naman, ano ba, ang pinakagusto ko, itchap sibuyas. Kasi parang crunchy siya. Okay, meron bang difference nung girlfriend mo pa lang siya at ngayon na wife mo na siya? And vice versa? Notice ko, nung one house na kami, Ay, salamat. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa uwi. Ay, ilang weeks na rin kayong kinasal. Meron na ba kayo mga bagong discoveries naman sa isa't isa? We went to Coron. Oh, usually siya, she's very conscious about the group. Uy, naiiwan. Hindi ako hiwalay. For the first time, nakita ko humiwalay siya. And alam mo kung saan siya humiwalay? Saan? May isang malaking, pinakamagandang lagoon nakita ko. Kakapasok lang namin, hindi na wala nang tao ha. As in, mag-isa siyang nagsiswim doon. Talaga? Not caring for the group kung maiwan siya sa picture. So nung nakita ko sa kanya yon, sabi ko, kailangan maulit. I should give her vacations na ini-explore niya. Kung meron kayong promise sa isa't isa, what would that be? I promise to do my best to speak my mind. Salamat sa pagiging editor. Editor ng buhay ko. I want to promise her na whatever season, I'll put her first over my work and my other kung anong ginagawa ko. Very thankful sa kanya na in spite of all my flaws na napakarami rin, grabe ang nararamdaman ko from her na admiration and respect. Kung meron kayong song for each other, ano yun? It's a song called The Way I Am. Okay. It's by, I forgot the artist. Basta it's about a girl singing na the guy likes her, loves her for who she is. When you are falling, then I will catch you. Some lines go, she may be weary, women do get weary. I-remind ko lang sarili ko na whatever she's feeling na or complaining na nagbe-vent out siya sa akin, minsan nagiging sharp ako. So it's a reminder to me to be more gentle. Thank you so much, Maricar. Thank you, thank you.